napapatok ngayon sa mga kabataan ang paggamit ng social media applications tulad ng Facebook at TikTok pang katuwaan. At bilang katatapos lamang ng eleksyon, malaki ang naging gampanin ng social media upang maisulong ang kampanya ng bawat kandidatong tumatakbo. Nauso sa Pilipinas ang TikTok noong 2020 matapos isa ilalim ang Pilipinas sa lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Nagsilbi itong libangan para sa lahat. Nang maging matunog na ang usaping politika dahil sa papalapit na eleksyon, ginamit na rin ito ng mga kabataan upang ibahagi ang kanilang opinyon. Isa na rito si Neil na bitbit ang pangalang Pork Nilaga sa nasabing social media platform. Siguro I started creating TikToks na may political undertones. Nung panahon na yung halos every week na lang pumapalya yung actions ng yung respond. Parang I started creating those content nung parang, alam mo yun, you're just frustrated. Parang you have to put it somewhere, your frustration. And apparently, TikTok loves it when people are mad. Yun talaga, yung panahon na parang 1 month na, parang walang ayuda, ganun. Tapos parang, So yun, I started creating contents with political undertones nung parang I'm just so frustrated with what's happening. Anya, dahil sa kultura ng bandwagon at microtrends o pakikisabay sa uso sa TikTok, natututong mag-cross-check ang mga kabataan at netizens. Yung internet kasi, especially TikTok, it's driven by microtrends and bandwagon. For me, lalo na yung mga kabataan or at least my followers, it's really about the contents na nakikita natin in all different platforms and how we cross check everything. Diba, kunyari, when we see a video on TikTok na medyo negative, we'll check sa Twitter what happened. So, titingnan natin paano tinanggap ng Facebook yung TikTok video na to. Yun yung pinakamalaking influence lalo na sa kabataan, yung cross-checking of different platforms on how these different platforms perceive different content. Dagdag pa niya, bagamat may epekto ang TikTok video sa pagpili ng mga susunod na leader, nasa kabataan pa rin mismo ang kapangyarihan para pumili. Pakita ng youth yung power nila. Pag nare-realize nila yung power nila, how they drive virality. Yung TikTok, it's a good platform to influence. Pero hindi yun yung pinakang root cause ng pagpili natin . Bukod sa mga TikTok videos, sikat rin sa mga kabataan ngayon ang memes o mga larawan sa internet na nagpapakita ng katatawanan sa madalas ay satirikong paraan. Tulad ng TikTok, madalas rin ginagamit ang memes upang magbigay aliw sa mga netizens. Ngunit, matagal na rin ginagamit ang memes upang magpahayag ng opinyong may kinalaman sa politika. Nagagamit siya sa politika kasi ang memes, carrier siya ng valid political criticism. So, ang mga tao, para makapag-engage sa political discussion, pwede silang gumawa ng sarili nilang memes or mag-share ng memes na umaayon sa opinion nila. So, pag nag-share ka ng political memes, kasama ka na sa political discussions or discourses na nangyayari. So, meron ka ng engagement, meron ka ng awareness, meron ka ng level of critical thinking. Kailangan mo ring i-foundationalize yung opinions, political opinions na magkakaroon ka. Bagamat primaryang ginagamit sa katatawanan, maaari pa rin umanong makakuha ng impormasyon rito. Since lahat nga ng mga sitwasyon ay pwedeng gawa ng meme, pag merong isang sitwasyon na nag-arise or current political issue, madalas nagagawa siya agad ng memes. Ngayon, pag yung memes na to, ito yung una magsi-circulate at yung kakalat sa social media kasi nga nakakatawa nga siya. Pero naglalaman siya ng information with references of the current issue ngayon. So, ang gagawin ng marami, at least dun sa style na nabasa ko, na marami sa na nasa loob ng meme community, ay pupunta sila sa hahanapin nila yung references ng meme para makasabay sila dun sa pinagtatawanan, para makasabay sila dun sa laughing matter na pinagtatawanan or yung trend ng mga tao ngayon. Kaya hahanapin nila yung references, babasahin nila. So, in the end, informed na sila, makaka-relate pa sila dun sa tawanan ng nangyayari. Sa kabila nito, dapat pa rin umanong mag-ingat dahil madali pa rin lumaganap ang fake news sa mga memes. Yung pwede siyang gamitin, parang double-edged sword siya.
Pwede siyang gamitin to inform the people, pero pwede rin siya magamit to misinform the people. Kasi, pag ang mga tao nag-i-scroll naman sa social media at nakakita ng memes, at wala naman sa kanila na makisabay kunyari sa trend or sa references ng meme, hindi na nila isesearch yun kasi ang mahalaga na patawa sila. Kasi andun naman tayo sa social media talaga para sa entertainment. And memes are for entertainment. Kaya mahalaga na dapat ang laman ng memes para magamit, kumbaga magamit to sa tamang paraan. At hindi makasama, makapag-peddle ng fake news, ay dapat factual ang basis at ang references. Sa katatapos lang na eleksyon, mahigit 50% ng mga botante ay binubuo ng mga Pilipinong may edad 18 hanggang 24 years old ayon sa tala ng COMELEC. Kaugnay nga nito, malaki ang naging impluensya sa kanila ng mga content na nakikita nila sa social media. Ang pagiging responsabling netizen ay parte ng kaakibat tagampanin ng bawat isa sa responsabling pagpili ng susunod na mga lider ng bansa. Ang pagpili ng iboboto ay isa lamang sa mga maaaring maapektuhan ng ating paggamit ng social media. Ang pagtanggap o pagkonsumo ng mga impormasyon ay nangangailangan ng dobling pag-iingat at mabuting pagsusuri. Pinatutunayan lamang ng nagdaang eleksyon na ang mga TikTok videos at mga memes ay mananatili na bilang parte ng mga susunod na halalang darating. Jasmine Fernandez para sa Luzon Headlines.